Movie recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action drama film na The Sniper. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang tagong lugar kung saan maingat na nagmamanman ang elite sniper na si Jin Ming para sa isang misyon. Ang lugar na ito ay hideout ng sindikato kung saan dinadala ang mga kinidnap na individual para ibenta ang mga mahalagang organ ng katawan nila. Pinaalalahanan si Jin Ming ng opisyal na ang misyon lang nila ay patayin si Song Pa na leader ng sindikatong Salvation Society. Gamit ang telescope, nagulat si Jin Ming nang makita siya ng isang bata mula sa malayo gamit lang ang bote ng alak. Ilang saglit pa, paparating na ang target nila sakay ng kotse. Kasabay nito ay kukuhanin na ang puso ng bata. Di alam ni Jin Ming kung ano ang uunahin, ang iligtas ang bata sa kamatayan o ang pagpatay sa leader ng sindikato na tatlong araw na nilang pinaghandaan. Unang binaril ni Jin Ming ang kamay ng doktor na may hawak ng kalipel tapos ay ang kawatan na nakabantay bago ang leader na tinamaan lang ang likuran at nakatakas. Sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga sundalo at mga sindikato. Ang mga nakidnap ay pinagbabaril din ng mga kawatan. Matindi ang palitan ng putok sa pagitan ng dalawang grupo. Iniligtas ni Jin Ming ang bata sa pagsabog. Galit na sinisi siya ng opisyal dahil mas marami pang magiging biktima ang sindikato dahil nagpabaya siya sa misyon nila. Sumunod na eksena, isang sundalo na nagngangalang Jin Tai, ang patuloy na nagsasanay na maging magaling na sniper sa patnubay ni Jin Ming. Ito ang batang iniligtas ni Jin Ming sa kamay ng mga sindikato 10 taon na ang nakalipas. Si Jin Tai ang isa sa pinakamagaling na sniper sa pangkat nila. Kasabayan niya sa training sa pangangalaga rin ni Jin Ming ang dalagang si Xiao Mei na nakidnap rin dati ng mga kawatan. Madalas ay nadadaig siya nito pagdating sa paligsahan. Matapos ng mahirap at puspusang pagsasanay ng mahabang panahon, isang misyon ang ipinagkatiwala kay Jin Tai. Ito ay ang patayin ng leader na si Song Pa. Nagrereklamo naman si Xiao Mei kay Jin Ming na hindi ibinigay sa pangkat niya ang misyon. Hindi kumibo si Jin Ming at binaling ang atensyon sa monitor kung saan, ready na ang tropa ni Jin Tai na umatake. Habang naghahantay si Jin Tai ng go signal sa kapitan, sinabi nito na 7 beses na silang pumalpak sa parehas na misyon at naghihinala na siya na mayroong isa sa kanila ang espiya ni Song Pa. Hindi nagkamali ng hinala ang kapitan, dahil nalaman ng kalaban ang mga posisyon nila. Isang espiya sa loob ng monitoring room ang may dalang device ang nagjam ng communication signal nila. Pinayuhan agad ni Jin Ming ang team ni Jin Tai na umatras. Di nakinig ito at nagsabing ipagpapatuloy niya ang misyon ng team niya na patayin si Song Pa anuman ang mangyari. Agad inutusan ni Jin Ming ang grupo ni Xiao Mei na backupan si Jin Tai ngunit pinigilan ito ng kapitan at nagsabing walang lalabas ng silid hanggat hindi nila nakikilala ang traidor sa organisasyon. Pinatay naman ng espiya ang jammer. Tumambad sa kanila ang mga patay na sundalo at napatay ni Jin Tai na mga sindikato, kasama rito ang taong kamukha ni Song Pa. Matapos ipakita ni Jin Tai ang mga pangyayari, inutusan siya ng kapitan na inspeksyonin ang crime scene para masiguradong wala siyang nakaligtaan. May nakitang laptop si Jin Tai sa isang pickup, nakita niya sa screen ang mga transaksyon ng sindikato. Nalaman nila na sangkot ang mga ito sa illegal na pasugalan, pagbebenta ng sandata, drugs at human organ trafficking. Bukod dito, nagulantang ang lahat sa nakitang larawan ni Jin Ming. Masama ang tingin ng lahat kay Jin Ming. Bilang suspect, kailangang tanggalan siya ng sandata pansamantala. Habang isinusuko niya ang baril, napansin ni Xiao Mei ang espiya sa loob na babarilin si Jin Ming kaya't inunahan niya ito. Dahil dito, inakala ng lahat na si Jin Ming at Xiao Mei ang traidor kaya't nagkaroon ng palitan ng putok sa loob ng monitoring room. Habang si Jin Tai naman ay agad na napasugod pabalik sa kampo nila. Ayaw man nilang mapatay ang mga kabaro nila, napilitan silang makipagpalitan ng putok kung hindi ay sila ang mamamatay. Pinaalala ni Xiao Mei kay Jin Ming na huwag nang mag-atubili na lumaban dahil dapat nilang unahin ang kaligtasan nila. Malungkot mang isipin, napatay nila ang lahat ng kabaro. Ilang saglit pa, naabutan ni Jin Tai na agaw buhay ang kapitan. Sinabi nito na si Jin Ming ang espiya at si Xiao Mei naman ay nagtaksil sa organisasyon nila. Nagbilin ito na huwag silang hayaang makatakas. Maya-maya lang ay naglaban ang halos mag-amain na sundalo. Ipinagtanggol naman ni Xiao Mei ang nag-alaga din sa kanya laban kay Jin Tai. Nagkaroon sila ng palitan ng putok. Tinamaan si Jin Tai sa tiyan samantalang si Xiao Mei naman ay nailigtas ni Jin Ming na tinamaan ng bala sa dibdib. Natulala si Jin Tai sa bilis ng mga pangyayari, habang si Xiao Mei naman ay galit na nakatingin sa kanya. Samantala,
wala silang kamalay-malay na nagpakawala ang tauhan ni Songpa ng RPG rocket para wasakin ang kampo nila. Makalipas ang 8 taon, dahil pumalpak ang misyon niya na patayin si Songpa, natanggal siya sa trabaho at nangulekta na lang ng basura sa daan. Isang gabi pa uwi ng bahay, isang batang nagngangalang Feng ang tumakbo papalapit sa kanya at tinawag siyang papa. Hinahabol ang bata ng ilang lalaki dahil dinukutan sila nito. Nagtago ang batang pasaway sa likod ni Jintai. Dahil dito, binugbog siya at kinuha ang pera niya ng mga lalaki sa pag-aakalang anak niya ang bata. Binitbit ni Jintai si Feng sa ina nitong si Lishan na nagtatrabaho bilang prosti. Dahil walang pera ang ina ng bata, napagdesisyonan nila na isama muna ni Jintai ito sa bahay niya hanggang sa mabayaran nila ang halaga ng perang nakuha sa kanya. Isinama niya ang bata sa tinutuluyan niya. Sinabi niya dito na simula ngayon ay bawal na siyang magnakaw. Kinaumagahan, matapos mag-almusal, agad nilang sinimulan na mamulot ng mga sirang gamit. Inaayos nila ang magagawa pa at binebenta sa murang halaga. Habang namumulot si Feng, napansin niya ang poster na malaki ang perang makukuha pag nag-donate ng dugo. Pag-uwi sa bahay, sinabihan niya ang bata na mag-aral ng pagbabasa at pagsusulat. Makalipas ang 1 linggo, bumisita ang ina ni Feng. Nagalak itong makita na nag-aaral ang anak imbis na maggala sa kalsada at magnakaw. Napansin ng bata na may black eye ang ina niya. Sinabihan niya ito na huminto muna sa pagtatrabaho. Nanghiram siya ng pera kay Jintai upang may panggastos ang ina niya habang nagpapahinga. Naiintindihan ni Jintai ang concern ng bata sa ina kaya't napilitan siyang ibigay ang pera sa bata. Bilang pasasalamat, nagluto ng masarap na pagkain si Lishan. Ikinwento nito na hindi niya tunay na anak si Feng. Ang ina nito ay ang ate niyang adik na nagpakamatay dahil nabaon sa utang. Para maalagaan ang sanggol at mabayaran agad ang utang ng kapatid niya, napilitan siyang magtrabaho bilang prosti. Di rin nagtagal ang kinikilalang ina ni Feng at umuwi. Samantala, habang nilalaro ni Feng ang lapis, nahulog ito sa sahig. Aksidenteng nakita ng bata ang nakatakip na pinto sa sahig. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang mga sandata kabilang na ang sniper rifle ni Jintai. Agad na sinara ni Jintai ang pinto ng lalagyan. Nagsalita ang bata na maaring isa siyang pulis o mamamatay tao. Nagbiro pa ang bata na hindi siya mukhang pulis. Sumunod na eksena, sa isang malaking mansyon, habang nagdi-dinner si Jinming, nilapitan siya ni Xiao Mei para ibalita sa kanya na may nakita ng blood type na kaparehas ng dugo niya. Pagkatapos ay bumalik ang eksena 8 taon na ang nakalipas. Nakaligtas sila ng bombahin ni Songpa ang kampo nila. Sinabi ng doktor na tinamaan ang gilid ng puso ni Jinming at kailangan nitong magpa-heart transplant tuwing 3 o 5 taon upang mabuhay. Ilang saglit pa ay dumating si Songpa. Binisto nito kay Xiao Mei na matagal niya nang tuta si Jinming. Di niya matanggap ang katotohanan na pinagtaksilan siya ng ama-amahan niya kaya't itinutok niya ang baril dito. Gayunpaman, naalala niya na ilang beses na siyang iniligtas nito kaya't ibinaling niya ang galit sa grupo ni Songpa. Halos mapatay na siya sa tama ng bala nang sinigaw ni Jinming ang pangalan ni Long. Napatay ni Long si Songpa na nasa harapan niya tapos ay tinapos ang lahat ng kasamahan niya. Binanggit ng doktor kay Xiao Mei na bihira ang blood type ni Jinming na RHB negative at mahirap hanapin. Dahil patay na ang leader, ipinagpatuloy ni Jinming ang illegal na business ni Songpa at naging kanang kamay niya si Xiao Mei at Long. Balik sa kasalukuyan, kagigising lang ni Jintai, agad niyang hinanap si Feng. Di nagtagal ay dumating ang bata na may dalang grocery. Binayaran rin ito ang utang sa kanya. Imbis na matuwa, nagalit si Jintai at pinaghinalaan ang bata na bumalik sa pagnanakaw. Sinabi ni Feng na hindi, at wala siyang pakialam kung nagnakaw siya o hindi dahil hindi naman siya ang ama nito. Umiyak ang bata dahil walang tiwala sa kanya si Jintai. Nagbitaw ng salita si Jintai na ang isang magnanakaw ay habang buhay na magnanakaw. Labis na nasaktan ang bata sa narinig kaya't lumayas ito. Nakakalungkot isipin na hindi niya man lang binigyan ang bata ng pagkakataon na magbago. Ilang saglit pa, napansin niya na may dugo ang kamay niya. Sumagi sa isip niya na maaaring nag-donate ng dugo ang bata kaya nagkaroon ng malaking pera. Agad siyang tumakbo at hinanap si Feng upang humingi ng tawad sa pagiging judgmental niya. Di nagtagal ay naabutan niya ito na naglalakad palayo. Nang muli silang nagharap, isang gray na van ang huminto sa likod ng bata. Sa pamumuno ni Long, kanidnap nila ang batang si Feng. Sinubukang habulin ni Jintai ang van ngunit hindi niya rin inabutan ito. Aksidente niyang nakita ang poster ng blood donation.
Napagtanto niya na nakuha ni Feng ang pera mula sa donasyon ng dugo. Naalala niya noong nakita niya ang bata na mukhang interesado sa malaking pera kapag nag-donate ng dugo. Tinungo niya ang clinic at nakita niya doon ang record ni Feng na may RHB negative na bihirang type ng dugo. Pagdating ng doktor ay inatake niya ito. Umamin ito na nagbibigay sila ng blood type information sa isang organisasyon na nagbebenta ng organ ng tao. Ibinigay nito ang address ng katayan ng baboy na ginagamit ng mga sindikato para itago ang krimen nila. Para mapasok ang loob nito, pinatulog niya ang isang helper tapos ay sinuot ang uniforme nito. Sa unahan ay nakita niya ang mga baboy na kinakatay. Sa looban ay tumambad sa kanya ang mga kinatay na tao. Tinawag siya ng isang helper para magpatulong na dalhin ang isang pasyente sa itaas. Nakilala siya nito sa elevator na ibang tao ngunit madali niyang nasukol agad ito bago pa man siya makita sa CCTV camera. Patuloy niyang nilagay ang pasyente sa itaas na silid, habang ang doktor naman na tinali niya sa klinik ay nakawala at naabisuhan ang mga sindikato. Ilang saglit pa, mula sa likuran ay tinurukan siya ng doktor ng pampatulog. Nagpambuno sila hanggang sa nakilala niya ito na doktor ng Salvation Society ni Songpa. Tinanong niya ang doktor kung nasaan si Feng, sinabi nito na nakatago ang bata. Nang sasabihin na ng doktor kung sino ang nangangailangan ng puso ni Feng, isang bala galing sa malayo ang pumatay dito. Tapos ay tumawag ang salarin sa cellphone ng doktor. Nagulat si Jin Tae na si Xiao Mei ang sniper na nasa kabilang gusali. Nakaabang ito para patayin siya. Dahan-dahang tinapat ni Jin Tae ang dental mirror sa rifle scope kaya't nasilaw si Xiao Mei at nagawa niyang makatakbo sa ligtas na bahagi ng silid. Tapos ay ipinain niya ang isang fire extinguisher upang maglikha ito ng usok at makatakas siya. Hinanda niya na rin ang sarili sa mga kawatan na haharapin niya. Si Long kasama ng iba pa, na matagal nang hinahantay na makaharap siya ay tinungo ang kinaroroonan niya. Nagawa niyang magapi isa-isa ang mga kawatan kahit na unti-unti nang umeepekto ang tinurok sa kanya na gamot. Sa huli ay nagharap sila ni Long na may parehas na kasanayan tulad niya. Sumabak sila sa isang matinding labanan hanggang mahablat niya ang dog tag nito bago siya nahulog sa ibaba ng bintana. Napagtanto niya na dati niyang kabaro ito na nag-join sa sindikato. Dahil sa epekto ng gamot, napilitan siyang takasan muna ang kalaban at umuwi ng bahay. Buti na lang at nandoon si Lisha na dating nakapag-aral ng nursing. Inamin niya na nakidnap si Feng na lubhang ikinabahala ng nanay-nanayan nito. Ipinangako ni Jin Tae na sasagipin ang bata anuman ang mangyari. Hinanda niya ang sarili at sandaat ang gagamitin sa pagsugod sa hideout ng kalaban, pagkatapos ay sinabihan niya si Lisha na isang laang dog tag sa isang pawn shop na konektado sa sindikato. Di sila nagkamali dahil lumabas si Long para kumprontahin si Lisha. Dito na nagkaroon ng pagkakataon na matamaan niya ito mula sa malayo. Nag-cover si Long sa maraming tao ngunit nagawa pa rin ni Jin Tae na tamaan muli siya. Sinubukan ni Long na tumakas ngunit inabutan siya ni Jin Tae. Napilitan itong ituro sa kanya ang kinaroroonan ni Feng. Ginawa niyang panangga si Long laban sa mga kawatan. Natagpuan nila sa lugar ang mga batang nakakulong ngunit wala si Feng. Tinuluyan niya si Long tapos ay pinatransfer sa hacker ang lahat ng digital na pera ni Xiao Mei sa bagong account niya at nilagay sa USB ang listahan ng mga kliyente nila sa buong mundo. Agad siyang tinawagan ni Xiao Mei. Nakipagnegosasyon siya sa nakuha niya kapalit ang batang si Feng. Agad na pumayag si Xiao Mei na nagsabing magkita sila sa abandonadong gusali sa silangan. Kinabukasan ng hating gabi, imbis na si Jin Tae, si Lishan ang dumating para makipagnegosasyon. Matapos niyang ibigay ang USB, tinanggal niya ang nakatali kay Feng. Hindi inaasahan ni Xiao Mei na ibang tao ang haharap sa kanya. Alam ni Lishan na hindi pwedeng mamatay ang bata kaya't nagbanta siya na papatayin ito kung hindi sila aatras. Gayunpaman, pinatamaan ni Xiao Mei ang baril at pinapalabas si Jin Tae sa tinataguan niya. Matapang na pinulot ni Feng ang baril at tinutok sa puso niya upang balaan ang lahat na walang makikinabang sa kanya kapag may nanakit sa ina niya. Bago pa man sila makalayo, pinaligiran sila ng mga tauhan ni Jin Ming. Nang makita ni Jin Tae na nasa panganib ang buhay ni Lishan, agad nagpakawala ng bala si Jin Tae mula sa malayo. Nakita agad ni Xiao Mei ang kinaroroonan niya kaya't gumanti ito ng putok habang siya naman ay isa-isang tinarget ang mga bandido na humahabol sa mag-ina. Di nagtagal ay nahuli ang mag-ina ni Xiao Mei. Ginamit nitong human shield si Lishan laban kay Jin Tae. Sabay silang nagpakawala ng bala. Pinili niyang patamaan ang paa ng upuan samantalang siya naman ay tinamaan sa dibdib. Nahulog si Xiao Mei mula sa itaas na ikinamatay nito.
Si Jintae naman ay nakaligtas dahil sa bulletproof na suot. Sinabi niya sa mag-ina na tumakas na. Gayunpaman, nandoon si Jinming na nag-aabang sa kanila. Binaril nito nang malapitan si Lee Shen tapos ay binitbit ang bata ng mga tauhan niya. Huli na nang dumating si Jintae. Muli ay nakita niya si Jinming. Ang sundalong nagligtas sa kanya at naging mentor niya 18 years na ang nakalipas. Pagdating ni Jinming sa mansyon at hideout niya, hinanda niya ang sarili para palitan ang puso niya ng puso ni Feng. Pero bago mangyari yun, binaril ni Jintae ang bulletproof na glass wall. Pagkatapos ay nagutos si Jinming sa mga snipers niya na harapin si Jintae habang ang iba naman ay magbantay sa loob ng gusali. Binigyan niya ng instruction ang tatlong snipers upang masukol si Jintae, ngunit mas mabilis at mas asintado ito sa kanila. Napatay niya ang tatlong pinadalang elite snipers tapos ay tinungo ang kinaroroonan ni Jinming. Habang nasa loob ng operating room, nasaksihan ni Jinming kung papaano nagawang maubos ang mga tauhan niya ng sundalong tinuruan niya noon. Sa wakas ay nagkaharap na silang dating parang mag-amain. Walang takot na tinanggal ni Jintae ang protection niya at sandata. Tinanong ni Jinming na ngayong nandito ka na, bakit hindi mo ako pinatay? Nagwika si Jintae na ang pakay niya lang ay iligtas ang bata. Binaril pa rin siya ng mentor niya nang bubuhatin niya na si Feng. Hindi siya lumaban at patuloy na binuhat ang bata. Tinanong ng mentor kung ano ang relasyon niya sa bata at ililigtas niya ito, ibinalik ni Jintae ang tanong sa kanya na, ano ba ang relasyon mo sa akin noong niligtas mo rin ako? Hindi siya magawang barilin ng mentor hanggang sa atakihin ito sa puso at mamatay. Sa huling eksena, hinitid ni Jintae si Feng sa kanyang paaralan. Di siya lumilingon nang tawagin siya ng bata na mister. Nang tawagin siya ng bata na papa, napatigil siya at natuwa sa narinig. Sinabihan niya ito na mag-aral ng mabuti at huwag mang-aaway ng kaeskwela. Shout out kina Maria Muhammad Abdullah from Saudi Kobar, UABians and Ray March Bulak, Gaitan and Linaw family of Iloilo from James Linaw, Kirk Gaming, June J. Barrera, Jojo Tech, Kiko De Los Reyes, Well Gaming, Franklin Maraviles, Emmanuel John Rizardo, Cold Fire, Edgar Ragas, Joseph Camacho, Jamil Prats, Romel Domingo, Mga Batang 13V Luna Chapter from Katoy, David Apin, Lord Raichi, at Sarah Jane Sanchez.